Hi, good afternoon again. This is Lito Mendoza, and I would like to continue mga patok na negosyo. Today is Wednesday, May 20. This is my third segment for today. Naalala ko yung mga negosyo na pwedeng pasukan ng mga taga, well, pwede rin taga southern area of Metro Manila, sa Calabarzon, and taga north. This time, I would like to introduce to you. Naalala ko, diba sinabi ko nina yung Coco Jam, masarap yung mga Coco Jam. Mga lumalabas ngayon yung Coco Jam, hindi na masarap eh. Binalagay ng mga variation, kung ano, may chocolate, may kung ano-ano. I think that the best Coco Jam still is the original Coco Jam. Kung kayo taga sa South, San Pablo, Alaminos, kung kayo taga Manila, yun ang negosyo mo rin. Basta malapit ka lang dyan. May access ka. Quezon, Bicol. Sa Bicol, maraming negosyo eh. Maraming mga produkto na hindi nakakarating sa Maynila. Yun ang research mo. Kung anong mga negosyo, kung anong pagkain masarap sa Bicol. Lalo na kung taga Bicol ka. Pero kung ikaw yung hindi taga Bicol, pwede, research mo. Tsaka sa Mindoro. Yan, isa pala. You discover Mindoro. Kung ano ang mga magagandang produkto sa Mindoro. Actually, sa Mindoro, ang alam ko lang talaga dyan, saging ang kailangan. Saging na saba, magaganda ang saging na saba sa Mindoro. Tsaka, kung may kilala ka doon, mamili sila ng maraming saging, padala mo sa iyo. Yun. Lalagay, magawa kayo ng magandang lalagyan, iship dito. Isipin nyo kung paano masiship dito ng saging na saba. Yan ang magagandang negosyo talaga dito. Kung walang, kulang na kulang ang saging na saba. Ang isa pang kulang na kulang sa atin, yung kasaba. Galing Mindoro siguro, baka kasaba. Maraming lupa sa Mindoro. So, kumuha kayo ng mga contractor doon na gagawa ng kasaba, bilhin mo, tapos ibenta mo yung ngayon sa mga magagawa ng mga kasaba cake. Ang dami. So, yan, trader ka na. Yan ay isang mga magagawa mo. Trader ka na. Bumili ka ng kasaba, bilhin mo mga kasaba dyan sa probinsya, dali mo sa iyo, concentrate ka lang sa kasaba. Yan. Ngayon talaga, laki ng demand sa kasaba. Meron nga kaming isang NGO diyan sa Angat. Plano nilang magtanim ng kasaba. Minit ko na namin sa Rotary, nag-request sila kung pwede maghanap ng supplier ng kasaba dahil kulang na kulang ang kasaba. Eh, sa Amber lang, baka ang kasaba mo, kulang na kulang na eh. Ang dami, kaya kung ikaw talaga ay, masipag, yun ang kailangan natin, masipag. Tanong, ikaw ba yung masipag? Kaya mo ba yung mga gawain yun? Ewan ko kung kaya mo yan. Kaya ang tanong eh, are you ready to engage in hard work? Yan ang mga tanong eh. Are you ready to take a risk? Are you a risk taker? Do you like to create new ideas? Yan ang mga new ideas eh. Mga gumagawa niya, ordinary, mga usually, mga local trader doon na hindi talaga ginagamitan ng technology. Ikaw, gamitin mo ng technology. Di ba nga sabi nga ni Jack Ma, kung narising ka kay Jack Ma sa kanyang sa speech niya. Alam mo, sabi ni Jack Ma, natutunan ko lang itong yung online selling. Sa nung ako nasa Amerika, meron nakausap ako ng titinda lang, diba, strawberry. Ang dami daw niya yung strawberry. Inisip niya kung paano niya bibenta yung strawberry. Yun. Binenta niya sa online, nabenta raw niya lahat. So, yun ang nga sample niya. Kaya ikaw, yung saba at saka yung kasaba, yan, pag-aralan mo kung paano ka magiging trader niyan. Okay? Tapos ano pa? Pamano sa Mindoro? Okay, kung meron kayong mga produkto sa Mindoro, sabihin niyo sa amin. I-email mo sa amin. Binigay ko na kanina yung aking email. Ngayon, yung kasaba, mabanggit ko yung kasaba. Alam mo, sa Quezon, merong masarap yung budin. Budin ba yun? Nung ganong kalaki? Budin? Sa Quezon, ang tawag na budin yata. Noong araw. Ngayon, parang kasaba cake yung bilog. Ang sarap. Iba yung kasaba cake dito sa Maynila. Sa Maynila, matigas. Medyo masarap din, pero matigas lang. Sa Quezon, mayumi, malambot, masarap ang tamis. Yung lalo na yung gilid noon, nasarap. Ngayon, kung ikaw naman yung negosyante, tanong, paano mo mabebenta yung mga
per slice. O yan. Pag-isipin mo kung paano mabibenta ng 1/4. Para ano, packaging. Lagyan mo sa magandang packaging, distribute mo. Bilisan lang sa mga restaurant, sa mga canteen. Ilan, tabahin mo man. Kumuha ka ng motorsiklo, dalawang motorsiklo. Dalawa agad ah. Eh, prema, mag-invest ka ng motorsiklo, i-deliver mo ngayon sa mga canteen. Meron yung delivery boy mo, salesman na rin, bigyan mo ng komisyon. Ganun lang ang negosyo. Kailangan yung salesman mo, bigyan mo ng negosyo. Malakas ang benta mo, lakas ang delivery mo, laki ang kita mo. Sa bahay lang yan. Kaya, ito pala, nalimutan ko. Sa Quezon din to, mga sa South. Hindi naman necessary. Kahit taga Maynila ka, taga Paranaque, Las Piñas, taga Manila, taga Intramuros, taga Tondo, taga ano, kung saan ka man. Yan, sa Quezon City. Ito pala, maganda negosyo. Ngayon, ha, feeling ko, ha, yung BCO. Yung BCO kasi, natutulog ng negosyo. Maraming supply, marami dyan, pero hindi masarap. Eto, makapag magpagawa ka lang, hindi ko mismo gagawa, magpagawa ka lang sa Quezon, lumalap ka sa San Pablo, sa Alaminos, kasi marami dyan ano eh. Yung masarap kasi yung Peter Paul eh, yung sa San Pablo. Ngayon, baka naman hindi na si Peter Paul ang gumagawa noon, o baka naman gusto mo, bumili ka na lang kay Peter Paul. Tapos, ipak mo, bumili ka ng ano, yung bote na gano'n. Bote, yung ganito lang. Ano. Tapos, lagyan mo ng brand mo. Yung nairan ako, meron ako ngayon eh. Yung every, ano, meron ako, bibili ako dalawa, tatlo. Yun ang iniinom ko ngayon. Morning and after, morning and evening. Minom ako ng BCO. Kasi, pampalakas ng immune system. Tsaka yung pang nangangati yung lalamunan mo, makakala mo na may praning ka na, na meron ka na. So, inom ka ganda, ano, BCO. Konti lang. Kasi yung pagmarami, medyo napapabilis ang dumi mo eh. Okay, magandang dumi talaga. Maganda. Ano. Pero ang BCO is a product of the, still a product of the future. Hindi pa masyadong, dito, mahirap. Maghanap ako ng BCO. Di mas sarap. Kaya kailangan, titesting ko muna pagka kayo nagnegosyo. Tumawag kayo sa akin, titesting ko, masarap. Kailangan yung lasang bibingka para masarap. Yung lasang ano, matamis. Na hindi matamis. Yung bibingkang matamis. Parang may oil, masarap. Yung iba, mga hindi ano eh, hindi parang tawag doon. Maanta, ang tawag. Maanta sa amin, sa Tagalog, maanta. Kailangan masarap. Mayumi, pag ininom mo, talaga. Ano. Yung baka, hindi yung iba, hindi magandang pagkakaluto. Kaya, kung meron ko makikita, sabihin mo sa probinsya, magluto kayo nito, bibiling ko sa'yo. Ako nang bibili. Yun na yun. Negosyo na, lagyan mo ng pakete and BCO. Maraming kasi ang BCO, hindi lang ininom. Pwede rin yan sa medicinal, sa katawan, sa mukha. Misko, ginalagay niya panlinis ng kanyang mukha after makeup nung sa gabi. Eh, meron ako si-share din sa iyo kung saan yan. Pwede kung magkawin, kumain ka ng manghang, kumain ka ng Indian food, manghang, medyo ano, medyo pag kinabukasan, medyo mainit-init yung ang ano mo. So, pag mainit, lagyan mo lang yung ano mo. Yun na. Para mawala yung init ng kinain mo. Mas magandang pakiramdam. Yun ang sekreto isa. So, BCO. Virgin coconut oil. Masarap. San Pablo, masarap. Kaya ka mga taga, bumili kayo sa San Pablo, sa Quezon, diyan masarap ang mga BCO. So, malang ngayon, malakas. Pinopromote ngayon ni Dr. Galvestan na ang BCO talaga ay napakaganda sa katawan. Kaya ako, talaga lagi akong umiinom ng BCO. Ang hirap maganap. Sa Mercury, wala. Sa Watson, meron. Pero sa mga ano, supermarket, wala. Eh ngayon, yan ang product future. Meron mga nakikita ka, pero ang lilate lang na packaging, kailangan medyo maganda. Tsaka masyadong mahal. Grabe na mahal. BCO, mahal-mahal. Kailangan medyo tama lang ang presyo. Tapos magandang packaging. Magandang ano, lagay mo sa Facebook mo, nagbebenta ka ng BCO. Sample. So,
Thank you very much, and I hope yung negosyong pato, sundan nyo, maging masipag. Are you ready to take this new business? Let's go! Go negosyo! Yeah! Salamat, and Lord, thank you very much for all the graces. Thank you for your protection, and God bless.